Hi guys, good morning. Look at that. Naglagay lang ako ng aloe vera, guys, kasi inaano ko yung aking hair. Pero while hinihintay natin 'yan, magtrabaho muna tayo sa bukid, guys. So ganito 'yan, ako ay isang all-around. All-around po, guys, ang aking trabaho dito. So ngayon ay dito tayo ngayon. Ang gagawin natin ay mag-aano tayo ng mga magkakat tayo ng itong ano dito, itong portion ng aking garden na ito ay mayroong mga bushes. Kung sa akin lang, ayaw ko siyang tanggalin, guys. I'm sorry, ha. Kasi super init here, sobrang mainit. So it's about 11:30. So bago tumirik yung araw ay kailangan matapos ko na. So itong bushes dito, for me, ayaw ko siyang tanggalin. I don't want to remove kasi nakakapagbigay po siya ng fresh air at nakakapagbigay po siya ng lilim. So may mga tao talaga, guys, na hindi nila na-appreciate yung nature. So ito, kaya ang gagawin natin ay ikakat na lang natin kasi ayaw nila. So tingnan natin yung ano ng ano. So tatanggalin ko yan dyan. So well, my mind is creative. Nakikita natin yan. Pwede ko siyang pagandahin tong area na to. Pwede kong ipa-vertical yung garden ko. So kasi itong fins na nasa ano, yung wooden fins, kailangan namin palitan. Okay, papalitan na daw siya. So anyway, ang lahat-lahat na yan ay tatanggalin ko. For the information of everybody, guys, hindi ako nakapaglagay ng sunblock. But anyway, mayroon naman akong hat. Sabi ng husband ko, mag-hire daw siya ng maglilinis ng aming backyard. Magmumo ng yard, magka-cuttings ng mga ganitong trees, ng mga bushes. Pero para sa akin, kaya naman, kaya ko naman, okay? Kaya ko at kinakaya ko. Kasi I have 3 children plus. I mean, it's not easy all around, okay? So yun nga, ang pagkakat nga, kailangan mo talaga ng strength, kailangan mo ng energy, kasi ang lalaki nila, guys, oh, tingnan mo siya, oh. Ang ginagamit kong tools ay, pangkat ay, yung ano, huwag lang tayong mag-inarte. Hindi naman kasi ako maarte. Kaya kahit anong trabaho, kaya kong gawin. Ito ay napaka-strong, guys. Tingnan natin, oh. Kailangan lang siyang i-ano. Yan. Kahit daliri pwedeng ikat niyan. So anyway, guys, ay ganyan talaga yan dito sa Amerika, guys. Well, masarap na mahirap. Pero ini-enjoy na lang yan. Marami namang masasarap kaysa sa mahihirap. So kaganito yan. So gusto ko kasi siyang, ay! O, ang laki niya, no? So medyo ano talaga, ang dami. Ang gagawin ko ay ilalagay ko lang muna doon sa may gilid kasi itong leaves na ito, pwede na rin siyang pang fertilizer. So, yan. For the information pala, dito sa America, guys, pag mag-aano ka, guys, pag mag-hire ka ng mga labor work, yung labor work kagaya nito, labor work to, guys, eh. Kailangan talagang labor work. Mahal yung sisingil, guys. Siguro kung mag-hire kami, ang sisingilin yan is about $400. $400 to $500. So, di ba, malaking pera na yun. Kung sa Philippine money, may mga 20,000 na yun or 15,000. Ganun yan dito, guys. So, whereas ngayon, ako naman ang gagawa, hindi nakatipid kami ng $500, okay? Kasi doon nga lang sa mother-in-law ko naglinis ng yard. Ang sinisingil ng tao, guys, is $600. Grabe, nag-ano lang siya, nagwalis, tapos nag-blower lang siya, $600 na. Oh my goodness, ganun dito yan, guys. Kailangan, pag ikaw pupunta ka dito sa Amerika, kailangan marunong kang mag-handyman, mag-carpenter, marunong kang mag-mekaniko, marunong kang mag-ayos ng car, marunong ka sa mga, sa plumbing. Kasi pag ang plumbing dito, guys, sobrang mahal. Ang electric, yung electricity magkumpuni, guys, sobrang mahal din, guys.
siguro may mga 3,000, 2,500 up. Ganun yung binabayaran namin. Pinaayos lang nga namin yung plumbing mga, siguro mga 4 months ago, binayaran, gumasto kami ng mga, whereas nakatipid-tipid kami kasi nakakita kami ng Mexican man na ano siya, parang handyman. Ako kasi guys, mahilig ako mag-negotiate. Hindi ako nahihiya. So kinakausap ko muna bago siya mag-work. Okay, bago siya mag-work, kinakausap ko muna kung magkakano ang sisingilin niya. So para malinaw yung aming usapan. So naka-save kami ng 50%. So kaysa mag-hire kami ng kagaya ng may mga pangalan, tap, kasi may mga ano sila, may mga license sila eh. Syempre mahal kasi may license sila, nagbabayad sila ng tax, yung kanilang office, yung mga tao. Kaya mahal yun. Pero pag ordinary lang siya na handyman, na maganda din naman gumawa, medyo kalahati lang yung sinisingil kasi wala naman silang alams na. So anyway guys, hindi ko na may mentionin yung letter L. Okay, so okay naman. So kaya tips ko lang guys, pag pupunta kayo sa Amerika, baguhan kayo, ito ay aking experience. You must know how to carpenter, plumbing, electric, you know, to fix the electrical and to mechanic your, simple mechanic in your car. At saka marunong din kayo ng, alam nyo na, yung parang practical way. Kasi ganito nga, mention ko sa inyo, kung we were going to hire is about $500 pa. Including na yung kung saan nila itatapon. Whereas ito, i-cure ko muna yung I will going to cure the leaves. So pagka-cure ko ng leaves guys, syempre wala na yung matutuyo na yung mga leaves. So yung mga branches na ganito, kung kaya ko pa siyang gamitin dito sa garden ko, pwede ko pa siyang gamitin. Pero minsan doon kami nagkakaano ng ano ng aking husband kasi hindi niya nakikita yung nakikita ko sa pagga-garden. So, syempre ito lilinisin ko to. Pagkalinis ko dito, guys, is of course, pwede ko pa siyang mataniman sa mga paso or iayos ko. Yun, ganun talaga, guys. So while yung mga anak ko doon sila naglalaro, hindi pa naman feeding time. So anyway guys, tingnan natin, medyo mabigat siya. So kanya lang, diskarte lang. Ako naman kasing tao ay madiskarte akong tao. Hindi ako cum laude, hindi ako summa cum laude. Nasa average level lang ako. Pero pagdating sa personal relationship guys, kaya akong pakisamahan lahat ng tao. Kasi hindi ako nahihiya, hindi ako mahihiyain. At saka, bakit ako mahihiya pag wala naman akong ginagawang masama, diba? Whereas, nakakatulong pa ako sa kanila. So, yun lang. Nasa middle part lang ako ng ano, pagdating sa brain, mayroon din naman akong kakayahan mag-thinking ng mga chronological, mga mathematical. Hindi nga lang kagaya ng mga ano alams na. But anyway, yung mga ganitong bagay, ganitong gawain ay kailangan strong ka. Hindi lang ang iyong physical body, dapat strong din ang iyong will, ang iyong emotional will. At hindi lang, kasi syempre, kailangan nating maging strong physically, emotionally, and spiritually. Kasi pag ang isang bagay guys na mahina tayo doon, halimbawa, wala akong energy, I don't have energy. So, very drain ang aking emotion. Hindi ako makakapag-work katulad ng mga ganito kasi yung mind mo, kailangan, tinitrain mo yung mind mo. I train my mind na maging, ano, maging, yun, maging healthy. Kaya, ang pag-garden, guys, hoy, ang aking, ano, oy, hindi ko nadiligan, guys. Ang pag-garden ko, guys, ay nakakatulong yan sa akin. Hindi kaya ito, hindi ko siya nakita, oh. Ay, hindi ko nadiligan. Kasi sobrang init nga, guys, dito sa amin. Natutuwa nga ako, guys. Let's go back here in my garden. Natutuwa ako sa aking pakwan, guys. Oh, mayroon na siyang bunga. So anyway, this is part of my garden here, guys. Ipapakita ko sa inyo. Ay, nagpa-prosper na yung garden ko. So, natutuwa naman ako kasi ito talaga yung pinagpaguran ko. So, whereas ito, medyo malaki-laki pa tong ano na to, oh.
Malaki-laki pa itong tatrabahuin ko. So, nakakalahati pa lang ako. Ito pa lang portion nito. So, kailangan ko munang ilagay doon sa may portion na pwede silang maano yung mga dahon. So, para at least maaliwalas naman paanuhan yung aking ano eh. Kagaya ng kaaliwalasan ng panahon ngayon. So, nakakatuwa naman talaga guys. Ang pag-garden, let's talk about garden guys. Ang pag-garden guys ay para sa akin ay magandang tulong. Unang-una, syempre, nagtatanim tayo looking forward, makakapag-harvest tayo ng ating mga tinanim. Ika nga, pag may itinanim tayo guys, may aanihin tayo. So anyway, kailangan talaga maging patient din tayo sa pag-garden natin kasi hindi naman agad-agad sila bubunga at hindi agad-agad makakapag-harvest tayo ng ating mga tinanim guys. Kasi yun lang, kailangan lang patient guys. O kagaya nito guys, ang dami na nila niyan. So hindi ko lang alam ang mga ibang ano dito. Kagaya nito guys, ang dami talaga. So nagpapasalamat naman ako kay Lord kasi I'm so excited. Biro mo guys, nakakain pala yung ano, yung talbos, yung dahon ng ano, yung ganitong dahon ng kalabasa guys, nakakain pala siya. Sobrang sarap niya guys, trinay ko. I-try ninyo guys, pag mayroon kayong kalabasa dahon lang siya. Yung sa akin, ititrim ko lang yung mga leaves kasi medyo ano siya na natatakpan yung mga ibang plants. So trinim ko lang siya. So parang pumasok sa isip ko, nakakain kaya to? Alam ko nakakain siya guys, nakakain yung mga ano, the soft part of the squash, nakakain siya. But hindi ko alam na nakakain pala yung ano, yung leaves talaga. So, from now on, hindi na siya sayang. Sobrang sarap niya, guys. At berry feeling, based on my research, guys, is the leaves of squash is rich in protein, vitamin C, vitamin E, zinc, iron, and B vitamins. Ganun pala yun. Anak, nandito na yung helper ko, oh. Nagugutom na daw siya. Nagugutom ka na, baby? Yeah, I'm sleepy. Huh? Sleep. Ah, are you going to sleep? It's not you to sleep. Say hi. Say hi to our friend. Say hi. Ay, huwag yung kakainin. That's the onion. Alam nyo guys, nang nag-YouTube ako, bago lang ako mag-YouTube. Baby pa yan. Kaya nga noong nag-YouTube ako, may story din yan. Kasi nagkaroon ako ng postpartum depression guys. So ang hirap nun guys, pero hindi naman yung topic natin nun. So anyway, yun, sineshare ko lang kahit konti. Yan yung baby ko ngayon, malaki na siya. So yung community din natin guys, malaki na rin. Nagpapasalamat pala ako sa mga taong tumutulong sa lahat sa dito sa ating community. Maraming salamat sa inyong tulong guys. God bless everyone.